pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang mga at sumainyo rin. Makakapatid, pag-isigyan natin ang ating mga sarang mga kapatid. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid at upang sa isip, sa salita, at sa buwan. At sa aking pagkukulang, kaya sa isang ko sa mga kanilang sa lahat ng mga ngayon mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako pagkakalangan sa Panginoon ng ating Diyos. Awaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na wala. Amen. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kami magkamit kailanman ang kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin na lamang niya rin si Santa Maria Mahal. Kami naway mahango sa hapis ng kasalukuyan at nakinabang sa kalawalagiang walang katapusan. Sa pamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang ka. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga pinakamamahal, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ganito ang sinasabi ko sa inyo, sapagkat kayo'y matatalino, kayo na ang humapon. Hindi ba't ang pag-inom natin sa alis ng pagpapala ng ating pinapasasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo, at ang pagkain natin ng tinapay ng ating pinagpipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y isang katawan, pagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Tingnan ninyo ang bansang Israel, hindi ba ang mga kumakain ng mga handog ay nakikiisa sa ginagawa sa dambana? Ano ang ibig kong sabihin? Sinasabi ko ba may kabuluhan ang Diyos-Diyosan o ang pagkain inihahandog sa mga Diyos-Diyosan? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano'y naghahandog ng kanilang hain sa mga demonyo, hindi sa Diyos. At ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Ibig ba nating manibugho ang Panginoon? Sa palagay ba ninyo mas makapangyarihan tayo ay sa Kanya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuri malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuri malugod. Sa Diyos kong Panginoon, ano aking ihahandog
sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang hantog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang hantog kong panalangin sa iyo ko ilalaga. Sa templo ng Jerusalem ay tuog ko ibibigay. Ang anumang pangako ko sa iyo'y binitiwan, maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pabori sa iyo, Panginoon. Noong panahon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga. Sapagkat hindi nakapipitas ng ikos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng uba sa puno ng dawa. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sa pagdidikit ng kabutihan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sa pagdudulot ng kasamaan ng kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bugang bibig, siyang laman ng bibig. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino matutulad ang bawat lumalapit sa akin. Nakikinig sa aking mga salita at sasagawa sa mga ito. Katulad siya ng isang tao umukay ng malalim at sa pundasyong bato, nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumukso sa bahay na iyon. Ngunit hindi nang ginag. Sabagat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aming mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaba, bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay at iyon ay pagkakay bumagsak. Lubusang nawasa ang bahay na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang mabuting punong kahoy. Ang masamang punong kahoy. Well, yung punong kahoy ay talagang automatic. Kung yun ay mabuti, mamumunga ng mabuti. Natural. Ang tao, ang pagkakaiba lang ng tao sa puno, ay mayroon tayong tinatawag po na free will. Mayroon tayong malayang pagpiling. Kung tayo ay maging isang mabuti o masamang puno, pwede tayong bumalik sa alinmang sa mga nabanggit.
Hindi rin po pwede na kapag ikaw ay mabuti, hindi rin pwede na hindi ka mamimili, or else hindi ka rin mabuti. Yun po yung simula, yung pagpili. At kapag napili mo na, kung ikaw ay mabuti o punong o masamang punong kahoy, mabuti o masamang tao, yung paanyay na Jesus ay rin, humunga ka sangayon sa pinili mo. Kasi hindi naman po pwede na pumili ka, katulad nga po ng paanyay na ibinigay ni Jesus, na nagsasabing nakikinig sa salita ni Jesus, pero hindi naman sumusunod. Walang kwenta. Kasi tatangayin lang yung bahay mo. Hindi nakatayo sa maayos sa pundasyon. Ganun din po yung pagkilos. Nakutusin po ay hindi magiging maayos. Kaya po, napakahalaga po yung pagpili. Well, alam po namin kung minsan may mga pagkataon na ang tao ay dumarating sa lugar na kung tawagin natin ay uncertain. May mga uncertainties tayo. Hindi natin malaman kung ano yung gagawin. Kung ano yung pipiliin. Kung ito bang pagpili na ito ay makabubuti o makasasama. Pero nyo kasi kututusin, kung talagang makita ako natin sa kaibutura ng ating puso, kung ang pagpili po natin ay talagang patungo sa kabutihan, ay yun po ay masasanay. Yan ako yung sinabi ko kahapon sa homilya. Kapag ikaw ay tutulong, kinakailangan mo ng skills. Pag sinabi namin skills, hindi lang minsanan mo ginawa. Maaaring ilang beses mo ginawa. Kasi yun ang sinasabi natin skills. Nakasanayan. Yun yung galing mo, gawa ng iyong inakasanayan. It does not come. Tawagin nga po namin na ikaw ipinanganak with silver spoon. O kung tawagin nga natin with golden spoon. Maaaring sa ilang, maaaring may mga ilang mga pagkakataon na masabi natin na, ito talaga yung galing ko. Pero alam natin kinakailangan ito hinahasa. Kaya yung panyayan ay pinapahayag sa atin ang buong ligapata. Kung talagang yan ay pagpili tungo sa isang mabuting pagtugon sa panawagan ng buong ligapata, yung galing ko ay hinahasa na masabi mo na ito yung pagpili tungo sa pagiging mabuting tao. Kaya kinakailangan magbunga ako ng mabuti. Mabuti ako eh. Kaya kinakailangan makita ko yung bunga ng pagiging mabuti. Eh walang bunga. Anong ngayon na ilang kung walang bunga? Ay siguro po, baka hindi tayo nakatanim sa malalim ng pundasyon. Baka hindi tayo nakatanim sa patuhan. Katulad na ipinahayag ni Jesus sa isang pag-aalimbawa niya sa isang bahay.
Hindi ka na makita, mabuti kang tao, mabuti kang punong kahoy. Dapat makita yung bunga mo, mabuti. Hindi mo pwede na kasabihin mo na mabuti kang punong kahoy. Pero bulong ang bunga mo. Yun ay lumalabas. Maging bahagi yun ng isang maliwanag na pagkilos. Yan nga ang sabi ni Jesus doon sa mga sa ibang mga pagkakataon kapag ay hindi yun lumalabas yung magugubing dapat na makita sa'yo propetang bulaan. Bulaang propeta. Kasi bakit? Sinasabi yung mabuti ka eh. Ba't wala akong nakikitang mabuti? So kaya po, bahagi ng ating pagkilos. Una, ito ay bilog namin sa harapan ng buong may kapal. Kasi sabi nga po natin ay napakahalaga. Napakahalaga yung muna, yung pagpili ng pagiging mabuti. At yun sa bahagi ng pagpili na yan, ay kinakailangan namin ng pagsasanay. Pagsasanay. Na kung ang pinili natin ay mabuti, ay nakailangan natin sanayin yung aming buhay. Kaya ang tawag ako, kung maaaring palagi ninyong narinig sa akin, ay alin, way of life. Pamamaraan ng buhay. Yun ang kasi yung religion. Pamamaraan ng buhay. Yun ang tinatawag natin personal na relasyon natin sa Diyos. Nakalimit ang binabanggit ng mga Protestante. Isang uri ng pamamaraan ng buhay. Ano yung pamamaraan ng buhay? Paging mabuti. Sangayon sa turo ng ating Panginoon Jesus Cristo. At yung punawa ang magbigyan natin ng mahalagang pagkilos. Sabagat, kung itusin na po, yung paging mabuti, ay medyo may kabigatan. Bakit? Kasi hindi ka lamang maging mabuti dahil may gumagawa sa iyo ng mabuti. Hindi ka lamang mabuti sabagat walang gumagawa sa iyo ng masama. Ay, hindi. Kasi mabuti ka eh. Gawa ko man ang masama, dapat mabuti ka pa rin. Kasi bakit? Mabuti ka eh. E paano? Kung ikaw ay sinasabi mong mabuti ka, ay dahil sa may gumawa ng masama sa iyo, ginawan mo rin siya ng masama. Not because hindi ka mabuti. You are not entirely hindi mabuti. Pero alin? Mababaw pa ang pundasyon mo. Mababaw pa ang pundasyon mo. Gusto mo kasing gumawa ng mabuti. Kailangan gumagawa ka ng mabuti kasi ginawa ka ng mabuti. Pero kapag hindi ka na ginawa ng mabuti, gagawa ka rin ng masama. Yun po kuminsan yung mentalidad na nabamayani sa ating kasalukuyang panahon. No? Na kuminsan ay mahirap alisin. Ay kulang pa. Hindi pa ganun kalalim yung pagsunod namin kay Jesus bilang isang pamamaraan ng buhay. Kasi yun ang habang ng pagiging mabuti. Mabuti ka eh. Hindi ka pwedeng pumunta sa kabilang bahagi ng pagiging masama. Simply because ginawan ka ng masama. Kinakailangan gagawa ka pa rin ng mabuti. Ano man yung sitwasyon na pinabibilangan mo. Sabi nga walang nakaraang linggo ay sa mga convenient and inconvenient times.
Kasi may nga natin, paano natin magagawa yun? Ako pa din. Kung masanay kang gumagawa ng mabuti, eh, sabi nga namin, parang minamanhin mo na yun. Minamanhin mo na yun. Kaya nga sabi nga natin ang pagsunod kay Jesus, yung ebanghelyo na aking binigyan ng paghinilay noong nakaraang linggo ay alin. Yung tinatawag po natin essential skills. Kinakailangan natin na i-develop yung essential skills ng pagiging Kristiyano. Kasi bakit? Yan ang ginagawa mo, gamay mo. Hindi yung pagsunod mo kay Jesus. Kaya kung sinabi mo na, ba't mo nagawa maging mabuti? Tsamba lang. Hindi skills yun. Tsamba lang eh. So, kulang pa yun. Yung panyayan ay binibigay ni Jesus na ikaw ay nakatayo sa isang matibay na pundasyon. Yun ang tinatawag natin. Maging bahagi ng inyong pagkilos ang pamamaraan ng iyong pamumuhay ay alin? Ang pagiging mabuti. Kaya, siguro po, yun ang simula natin. We have to choose good all the times. Hindi pwedeng paminsan-minsan lamang. Yung pong puno kasi ng panyaya na ipinigay na ang paghahalin tulad ni Jesus. Ang sinasabi nga natin, no, ay talaga, we could not expect na yung puno na isang prutas ay magumunga ng isang lason. Hindi yan talaga magagawa yun eh, kasi sabi nga natin ay siya ay eternally bounded doon sa kanyang uri ng pagkaputo. Ang tao, hindi ganun. Kasi bakit nga? Kasi may free will. So, anong gagawin natin? We have to choose good eternally. We have to choose good from time to time. Kaya nga, palagi meron tayong renewal. Siguro masabi natin, every year, may renewal tayo ng baptismal box. Sa mga member ng Resort Pansimbahan, meron palaging renewal. Kasi yung kumisan ang tao, makakalimutin. Ano rin? Kaya nga, kumuha pala na kayo mabuti. Kumisan kasi na kagawa tayo ng masama. We forget that we choose goodness over evil. Asa na po, makita po natin, we have to remind one another. We have to remind one another. Kasi kung minsan, yung tao hindi niya alam eh. Naalala ko tuloy, kahapon ay pagkatapos po ng pagpunta ko sa meeting ng mga katikista sa Binyan, ay dumaan ako ng very best kasi bumili ako ng additional na battery ng camera doon sa CR. Ay meron isang iihip doon sa isang lugar. Akala niya CR kasi yun, doon yung lugar na nililinis yung map. Mabuti na lang yung katabi niya, pare, hindi niya iiharap niya. Hindi sila magkakilala. Pero umanga ako mo sa tao kasi yung iba, titignan lang yun eh. Nung nahiya sila. We have, kinakailangan mo kasi, goodness should be replicated. Goodness should be, kung tawagin po namin yung makahahawa. Makahawa dapat yung goodness. Kasi bakit? Tayo yun eh. We choose it.
Unless wala namang tao na magsasabi na, ay, Diyos, evil. May nakita pa kayo the personification of evil sa daigdig na ito? May nakita pa kayo na ang gagawin ko lamang ay kasamaan? Hindi. Ang kalimitan na sabihin niya na yung goodness. Mabuti yung aking inisip. Yan ang kinakailangan natin kung isang pinaalala natin. Kasi kung isang may mga tao na nakakalimutan nila, ang alin pa, kung isang may mga tao misdirected. Misdirected. Kaya, akala nila sa paggawa nila ng kabutihan, nakagawa sila ng kabutihan, kahit na sa mga pagkataon na akala nila ay dahil sa ginawa sila ng masama, gagawa rin sila ng masama. Na kung tusin ko ay may kinakailang pang pagtitibay. Pero yun ang bahagi na kung saan ay makita ko na alam pala natin na mabuti ito eh. Hindi. Alam yung problema natin mga Pilipino eh. Alam namin na mayroong masamang ginagawa ng isang tao. Hindi namin siya pinaalalahanan. Instead ano, pinagkikismisan natin siya. Bahagi yun ang pagkilos na kumpusin po ay un-Christian. Hindi yung gawain ng isang mabuting tao. Mabuti kayo eh. Dapat lahat ng gagawin ng mabuti. Hindi ko ready na ahaluhan mo ng masama. Kasi bakit? Mabuti kayo eh. Kinakailangan dire-diretso yun. Why? You choose goodness. Hindi mix. Hindi pwedeng halo-halo ng masama at mabuti. Pwedeng halo-halo ng pareho mabubuti. Iba-iba lamang ang mga mabubuti. Pero hindi mo pwedeng haluan ng kasamaan. Or else, your goodness ay tulad na yung kinahayag ni Israel. Ah, nasa buhangin ka ba? Wala kang pa sa batuhan.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ng kalugdan ng Diyos sa mga kapatid. At ang ginawa ng Panginoon ay pagpagatong sa iyong mga kamay, sa kapulitan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, Lumika, ang iyong nagkatawang tao, anak, ay tumulong naman sa aming ginagawa upang isa'y niluwag ni Maria na hindi bumawas kundi lalo pa nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, sapagat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawa ng mga ka. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Aas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ng aming Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tumingang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong inuulita namin ang mahal na Belen ng Sabado, bukod mong pinagpala, sa babae lahat ang mahal na Belen totoong mapala, na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Belen Maria naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga panahon na ito upang para sa amin ay maging katawan ng tutor ng aming Panginoon, Jesu Kristo. Bago niyang pinagpisa ang dusang loob ng maging handog, ginawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niyo ang iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aming katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos sa napunan, inawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inabihin ito ang kalis ng aming dugo, ng bago at walang itinagdipan ng aming dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, inihali namin sa iyo
tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakalawag ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami minarapan na tumayo sa sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo. Ay pabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingabin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francis, ni Buenaventura, at ang Tanang Kapariyan. Alalahanin muli na mga kapatid namin na hindi na may mag-asang sila'y muling mabubuhay, dahil hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo silang patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawaan mo rin dapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Bereng Maria nila ng Diyos. Kaysa ng mga apostol na lahat ng mga banana na buhay dito sa daigdig ng kalugutugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kalangal mo sa mapagili na iwan ng aming Panginoon, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, masama nun sa Kanya lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos ang mapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Upang tayo ay maging tulad ng isang mabuting puno. Inamin kami ang sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na lumalaw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigyan na kilang araw ng pagkapahayag ng tagapagtigtas namin si Jesus Christo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga Kristo, kapayapaan iyo po sa iyo, kumain kapayapaan ang inibigay ko sa iyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga patakasan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisa ang isang kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi mo sa kayo. At sa kayo. Magbigayan kayo ng kapayapaan. Pagdara ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, awa ka sa amin. Pagdara ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, awa ka sa amin. Pagdara ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
O ang Kordero ng Diyos, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa bibig ng Kordero. Panginoon, hindi ako dapat magtuloy sa iyo. Muli sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. San Martin de Porres, ikaw na palaging nakikidarampati sa mga malihirap at mga nagihirap ay pinagkakatiwalaan namin sa iyong kabutihan at pagmamahal. Kami ay lumalapit sa iyo at tulungan mo kami itulong sa makapangyarihang Diyos ang aming katilingan. Ang biyayang natanggap mo mula sa Diyos ay humihintay sa amin ngayon upang hilingin ang iyong pamamagitan. Buong kababangod kaming nagsusumamo upang kami rin katulad mo ay palaging maging kaibigan ni Kristo na binuhos ang buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang nabubuhay dito sa lupa. Ngayong nasa presensya ka ng Diyos, ipulong mo sa batalang pangkagamo na ipagkalog sa amin ang kalusugan ng kaluluwa at katawan. Amen. Ama namin ang pagmahal. Sa pagsalo namin sa banal na paikinabang ang iyong pagandang loob ay aming umihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na biyay ng halin. Pagtulad namin sa kanya ay magpaging dapat na aming maglingkuhan sa pagganap sa kaluwagan mong kaligtasan. Sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Malayin kayo ng mga panyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang pag-ibig at awa ng aming Diyos. Salamat sa Diyos.